Marshall Peak, Kabanata 2077. Divine Beast Awang. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Hao Fei ay nanginginig at nanlamig sa pwesto. Ang tunog ng pagkabasag ng kung ano ay mula sa loob ng kanyang katawan. Ang kinaroroonan ni Zulay ay inihayag sa likod ng Hao Fei. Marahan siyang bumuntong hininga, at biglang gumanda ang kanyang kalooban. Malamig siyang umuso at hindi pinansin ang iba pang miyembro ng Demon Race. Hinabol niya si Hao Fei. Walang nagtangkang pigilan siya, at walang nang ahas. Sa loob ng mahabang panahon pagkaalis ni Zulay ng mahinang tinawag ng demonyo ang pangalan ni Hao Fei, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Si Hao Fei ay nagyelo sa himpapawid na para bang siya ay hindi makakilos. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon at mata niya, parang isang buhay na estatwa. Master Hao Fei, Master Hao Fei, matapang na lumakad ang succubus demon at hinawakan si Hao Fei. Sa isang putok, ang buong katawan ni Hao Fei ay sumabog. Naging madugong ambon, hindi man lang nag-iwan ng bangkay. Napuno ng hiyawan at hingal ang hangin. Nanginginig ang mga mata ng bawat demonyo habang nakatitig sa ambon ng dugo sa hangin. Halos akala nila na nanaginip sila. Ang numero unong eksperto ng Rage Devil City, ang sikat na Lord Hao Fei, ay talagang patay na. Siya ay pinatay ng isang pulang buhok na binata na lumitaw lang ng kung saan. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, walang miyembro ng Demon Race ang maniniwala dito. Pero nasa harap na nila ang katotohanan, kaya wala silang pagpipilian kundi paniwalaan ito. Kumpara sa eksena ng taong gumagamit ng kayamanan para pumatay ng ilang Demon Kings, ang Demon Race ay mas nagulat na si Hao Fei ay napatay sa isang galaw. Pagkatapos ng pagkabigla, nagkaroon ng kalituhan. Sino ang pulang buhok na binata? Ano ang background ng taong iyon? Wala pa silang narinig na ganoon kalakas na tao sa Human Sovereign City. Kung talagang mula sa Human Sovereign City ang dalawang iyon, walang lugar ang Demon Race sa Reincarnation World. Matagal na sana silang nalipol. Ang Demon Free City ay dumanas ng sunod-sunod na malalaking pagbabago. Una, ilang Demon Kings ang namatay, at pagkatapos, ang pinakamalakas na master ng clan ay talagang nawala ng walang bakas. Ang buong Demon Free City ay biglang natabunan ng isang layer ng anino, at ang bawat Demon Race ay nasa estado ng gulat, natatakot na ang dalawang tao ay bumalik at papatayin sila. Kung talagang nangyari iyon, walang sino man sa Demon Free City ang makakapigil sa kanila. Hindi sila mabubuhay ng matagal. Isang Demon King ang sumigaw. Nagpunta sila sa Yinfeng Mountain, isang lugar ng tiyak na kamatayan. Hindi na sila babalik, kaya walang dapat ipag-alala. Nang sabihin ang mga salitang ito, maraming miyembro ng Demon Race ang nagulat. Naalala nila na sinabi ni Yang Kai na pupunta siya sa Yinfeng Mountain para humanap ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Para bang isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Ang Demon Race ay hindi na natakot. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Demon Free City ay dumanas ng matinding pagkalugi. Bagamat hindi marami sa kanilang mga angkan ang namatay, lahat sila ay mga Demon Kings. Sa kanila, ang isa ay ang pinakamalakas na tao, at ang isa ay nirerango sa nangungunang sampung. Kung ang balitang ito ay kumalat sa Human Sovereign City, ang mga tao doon ay magiging hindi mapakali. Sa ilang sandali, maraming miyembro ng Demon Race ang nababalisa. Mga 1,000 metro pababa sa gitna ng Yinfeng Mountain, huminto si Yang Kai at ang iba pa, lahat sila ay may suot na marangal na ekspresyon. Dati, ginamit niya ang flow ang Cloud Shuttle para lumipad hanggang dito, ngunit hindi na siya makalakad pa pagkatapos ng libu-libong talampakan. Wala siyang pagpipilian kundi ang maglakad palabas ng flow ang Cloud Shuttle at tiisin ang malamig na hangin na umiihip mula sa tuktok ng bundok. Nanguna siya, niyakap ni Zhu Qing ang maliit na itim na aso sa gitna, at iniakyat ni Li Zhao ang likuran. Pagkatapos umabant ng libu-libong talampakan tulad nito, talagang naramdaman ni Yang Kai na hindi na siya makakalakad pa. Ang Yinfeng Mountain ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Ang mga sinaunang aklat sa Human Sovereign City ay nagtala lamang ng isang patak sa karagatan tungkol dito. Sinubukan ni Yang Kai ang lahat ng kanyang makakaya upang labis na timbangin ang mga panganib ng Yinfeng Mountain, ngunit minamaliit pa rin niya ito. Walang ibang mga hadlang sa bundok na ito, tanging ang patuloy na Cold Demonic Chi na hamihip mula sa tuktok ng bundok. Ang Cold Demonic Chi na ito ay hindi lamang naglalaman ng kakaibang malamig na lamig ng Frozen Earth, kundi pati na rin ang siksik na Demonic Chi ng Demon Territory. Kapag ang dalawa ay pinagsama, sila ay nagpupuno sa isa't isa at pinarami ang kanilang kapangyarihan. Kahit na malakas ang cultivation ni Yang Kai, hindi pa rin niya nalabanan ang nagngangalit na Cold Demonic Chi.
Ang kanyang Emperor Qi ay tumagas na parang baha mula sa isang sirang dam, at pagkatapos lamang umabant ng 1,000 talampakan, siya ay pagod na pagod. Pagtingin sa itaas, napakakapal ng hamog na hindi matukoy kung nasaan ang tuktok ng bundok. Hayaan mo akong gawin ito, sabi ni Zhu Qing. Tumanggaw si Yang Kai at hindi nagpumilit, umatras sa likod ni Zhu Qing, pinayagan siyang manguna habang sinamantala niya ang pagkakataong uminom ng spirit pill para maibalik ang kanyang lakas. Sa ganoong kapaligiran, ito ang pinakamahirap para sa mga nangunguna dahil karamihan sa cold demonic chi na humihip mula sa tuktok ng bundok ay lalabanan ng mga nangunguna, habang ang mga nasa likod ay kailangan lamang magbayad ng maliit na halaga para makasabay. Si Li Zhao, na nasa likuran ng grupo, ay namumutla at nagpakita ng isang nakakabigay puri ng ngiti kay Yang Kai, isang nakakunot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa mga tuntunin ng pagtutol sa cold demonic chi na ito, walang alinlangan na siya ang pinakamahina. Kahit na ang cultivation ni Yang Kai ay hindi kasing ganda ng sa kanya, kung ito man ay ang kanyang Dragon Race Bloodline o ang purong Demonic Chi na nakatatak sa kanyang katawan, mayroon siyang kakaibang pagtutol sa Cold Demonic Chi na ito. Ang parehong ay totoo para kay Zhu Qing. Ang bloodline ng isang Ninth Order Red Dragon ay hindi dapat gawing trifle. Ang Dragon Race ay isinilang na may malakas na pagtutol sa lahat ng uri ng puwersa, na direktang proporsyonal sa lakas ng kanilang bloodline. Sa makatuwid, kung nais ni Li Zhao na lisanin ang mundong ito sa pamamagitan ng Yinfeng Mountain, kailangan niyang umasa sa lakas ni Yang Kai at Zhu Qing. Natatakot siyang maiwan siya at hindi mapalagay sa kaibuturan ng kanyang puso. Masyadong tamad si Yang Kai para bigyan siya ng pansin. Habang ipinapaikot ang kanyang secret art para matuno ang mga epekto ng spirit pill, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga pagbabago sa cold demonic chi, kung sakali. Ha! Biglang humiyaw si Zhu Qing, na parabang may natuklasan siyang hindi inaasahan. Kinakabahang tanong ni Yang Kai. Anong problema? Bawaw, ito ay. Nagmamadaling tumingin si Yang Kai at agad na nagpakita ng nagulat na ekspresyon. Nakita niya na ang maliit na itim na aso sa mga bisig ni Zhu Qing ay talagang bamuka ang bibig nito at kumilos laban sa agos ng Cold Demonic Chi. Isang malaking halaga ng Cold Demonic Chi ang nilunok sa tiyan nito, na lubos na nakabawas sa resistensya na naramdaman ng lahat. Parabang naramdaman nito ang mga titig ni Yang Kai at Zhu Qing, talagang ipinagmamalaki nitong umiling at bamuka pa ang bibig. Nang nabawasan ang paglaban, si Zhu Qing, na naglalakad sa pinakaharap, ay halos hindi maramdaman ang panghihimasok ng Cold Demonic Chi, at ang kanyang bilis ay biglang tumaas ng husto. Talagang milagro ang halimaw na ito. Si Li Zhao ay nagmamadaling ng bobola, isang namumungay na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya. Nagtataka ako kung saan nakita ni Palace Master Yang ang ganoong Divine Beast. Talagang hindi mababaw ang kanyang kapalaran. Masayang ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya. Si Brother Li ay puno ng lakas. Kung mayroon kang oras na makipag-chat, maaari mo ring pangunahan. Siyempre, siyempre, sunod-sunod na sagot ni Li Zhao, na gustong sampilan ang sarili niyang bibig. Ang mahimalang pagpapakita ng maliit na itim na aso ay nagbigay daan sa bilis ng grupo ng tatlo na biglang tumaas ng marami. Sa loob lamang ng isang maikling oras ng insenso, umabant sila ng higit sa 1,000 talampakan ng walang kahirap-hirap. Ang maliit na itim na aso ay may espesyal na pagkahilig para sa Demonic Chi at mga halimaw. Kahit na ang Cold Demonic Chi ng Yinfeng Mountain na ito ay sumailalim sa ilang mga pagbabago, ito ay pareho pa rin na kung ano mismo ang gusto nito. Kung magpapatuloy sila ng ganito, baka madali lang talaga nilang marating ang tuktok ng bundok. Pagkaraan ng 1,000 talampakan, si Zhu Qing, na tahimik na nagmamasid sa sitwasyon ng maliit na itim na aso, ay biglang nagsabi. Yang Kai, natatakot ako na hindi na makahawak si Bawaw ng mas matagal. Nang marinig ito ni Yang Kai, tumingin siya sa maliit na itim na aso at nakitang may mali talaga dito. Hindi na ito maluwag gaya ng dati at sa halip ay parang hirap na kumapit. Ang malaking bibig nito ay biglang bumuka at sumasara, na parabang anumang oras ay maaaring bumalik sa dati nitong estado. Isang layer ng nakikitang hamog na nagyelo ang lumitaw sa napakaitim na katawan nito habang nakakulot ito sa mga braso ni Zhu Qing at nanginginig. Ang lugar kung saan nakilala ito ni Zhu Qing ay natatakpan din ng hamog na nagyelo. Bagamat manipis ang hamog na nagyelo, naglabas ito ng hindi mailarawang malamig na aura, na parabang maaari nitong palamigan ang lahat ng bagay. Nang walang anumang babala, ang maliit na itim na aso ay umabot sa kanyang limitasyon at ang malaking bibig nito ay biglang bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ang all-encompassing cold demonic chi ay walang saksakan na mailalabas, at ito ay tumangay mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa sandaling makausap ito ni Zhu Qing, napasigaw siya sa alarma.
Ang kapangyarihan ng Dragon Race ay biglang sumabog at lumitaw ang isang malaking pulang dragon na multo, na pumalibot sa kanya at kay Yang Kai. Kotche! Ang pulang Dragon Phantom ay tumagal lamang ng ilang sandali bago lumitaw ang mga bitik sa ibabaw nito. Para itong basag na salamin na malapit ng mabasag. Hindi maganda, umatras ka dali. Nanliit ang mga mata ni Yang Kai, at kasabay nito, inabot niya at hinawakan ang baywang ni Zhu Qing, bahagyang tinapot ang paa niya at mabilis na umatras pababa. Ang reaksyon ni Li Zhao ay napakabilis din. Nang makitang labis na natarante si Yang Kai, agad niyang nalaman na ang panganib ay nalalapit na at hindi niya ito kayang labanan, kaya tumalikod siya at tumakbo. Ang pagbaba ng bundok ay mas madali kaysa sa pag-akyat sa bundok. Napakaraming effort at effort ang ginawa nilang tatlo para maglakad ng 1,000 talampakan, ngunit sa isang kisap mata ay umatras na sila. Naabutan nila si Zulay, na lumalaban sa Cold Demonic Chi at nilagpasan siya sa ilalim ng nakatulala na tingin ni Zulay. Makalipas ang ilang sandali, sa paanan ng Yinfeng Mountain. Tumangala silang tatlo na may matagal na takot. Kahit sino man iyon, isang layer ng Cold Chi ang namuo sa ibabaw ng kanilang mga katawan. Ang Cold Chi na ito ay parang mga uod na hindi madaling maalis. Napakalamig na ang enerhiya sa kanilang mga katawan ay hindi makaikot ng maayos at ang kanilang mga katawan ay naninigas. Lalong seryoso ang sitwasyon ng maliit na itim na aso. Pumulupot ito sa mga braso ni Zhu Qing at hindi gumagalaw. Nababalot ng bola ng yelo ang buong katawan nito na parang patay na. Kahit anong tawag dito ni Zhu Qing, hindi ito tumugon. Huwag kang mag-alala, ito ay napakatigas, hindi ito mamamatay ng madali. Umalma si Yang Kai, ngunit hindi siya nagtitiwala sa kanyang puso. Gayunpaman, ang maliit na itim na aso ay inatake ng 10 Great Emperors noong nakaraang pagkakataon at halos nasa estado ng malapit ng mamatay, ngunit nakaligtas pa rin ito sa huli. Bagamat hindi masyadong optimistiko ang sitwasyon sa pagkakataong ito, medyo mas maganda pa rin ito kaysa sa huling pagkakataon. Tumanggaw si Zhu Qing at umupo ng naka-cross-legged nang walang sinasabi. Hinawakan niya ang maliit na itim na aso sa kanyang mga bisig at hindi binitawan. Hinimok niya ang kapangyarihan ng Dragon Yuan na tunawin ang Cold Demonic Chi na sumalakay sa kanyang katawan at pinalusog ang katawan ng maliit na itim na aso, umaasang may mangyayaring milagro. Si Li Zhao ay ganoon din. Umupo siya habang nanginginig at tahimik na iniikot ang kanyang profound art. Ang kaagnasan ng Cold Chi ngayon ay halos naamoy niya ang halimuyak ng kamatayan. Kung iisipin ngayon, nakaramdam pa rin siya ng matinding takot. Bumalik din si Zulay. Nang tingnan niya ang sitwasyon ng iilang tao ay bahagyang kumunot ang noo niya at tumayo sa gilid, hindi umimik. Hindi siya masyadong lumalim tulad ng iba. Ang landas na tinahak niya ay nasa saklaw pa rin ng kanyang pagtitiis, kaya hindi siya nasugatan. Buti na lang naubos ang energy niya. Hindi pa rin niya alam kung bakit naunahan siya ni Yang Kai at ng iba pa. Ang malamig na hangin na umiihip mula sa Yinfeng Mountain ay nasa ibang antas kumpara sa naranasan niya sa nagyelo na lupa. Parang pinagkaiba ng langit at lupa. Sa totoo lang, tinupad ng Cold Chi ng Yinfeng Mountain ang reputasyon nito bilang Frozen Earth Forbidden Land. Kahit na siya ay isang 8th rank giant dragon, naabot na niya ang kanyang limitasyon. Kung lalayo pa siya, siguradong frostbite siya. Sinulyapan siya ni Yang Kai at pilit na umiti. Naka-crossleg siya at inayos ang paghinga. Dahil nandito si Zulay para protektahan siya, natural na wala siyang dapat ipag-alala. Bagamat wala siyang magandang relasyon sa bayaw niyang ito, bilang miyembro ng Dragon Race, mapagkakatiwalaan pa rin ang tanggang batang ito. Marshall Peak, Kabanata 2978. Ang pangungumbinsi ni Zulay. Kinailangan ni Yang Kai ng 4 oras upang maalis ang lamig na sumalakay sa kanyang mga meridian at laman. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatayo pa rin sa gilid si Zulay, hindi kumikibo. Bagamat ligtas at maayos si Zhu Qing, tinutulungan niya ang itim na tuta na maalis ang sipon, at hindi niya alam kung gaano ito katagal. Nang mapansin ang titig ni Yang Kai, itinaas ni Zhu Qing ang kanyang ulo at sinabing, "Hindi ito malaking bagay, kailangan lang ng ilang oras." Malumanay na tumanggaw si Yang Kai, hindi nagulat. Mula nang i-activate ni Gang Yu ang bloodline ng Abyssal Returner, ang sigla ng itim na tuta ay naging hindi kapanipaniwalang matatag. Masasabing lahat ito ay salamat sa itim na tuta na kaya nilang maglakad ng napakalayo sa Yinfeng Mountain. Sa posisyong iyon, kahit na sina Yang Kai at Zhu Qing ay hindi maaaring gumawa ng mas mahusay. Kaya naman, nang makita ni Yang Kai na hindi makahawak ang itim na tuta, agad niyang hinayla si Zhu Qing at tumakas. Sa mahigpit na pagsasalita, ang lakas ng itim na tuta ay hindi masyadong malakas, dahil naglalabas lamang ito ng aura ng 5 o 6 na ranggo na Monster Beast mula sa simula hanggang sa huli. Ang isang Monster Beast sa antas na ito ay matatagpuan saan man sa Astral Boundary,
at hindi ito isang bihirang pag-iral. Gayunpaman, itong ikalima o ika-anim na ranggo na Monster Beast na maaaring makipaglaban sa 10 Great Emperor ng mag-isa, lumunok ng Demon King ng buhay, at nilamon ng Cold Wind na nagbigay ng sakit sa ulo ni Na Yang Kai at Zhu Qing, at dinala sila pasulong sa mahabang panahon sa Yinfeng Mountain. Ang antas at lakas, na may mga hangganan, ay tila ganap na walang kahulugan sa itim na tuta. Minsan malakas at minsan mahina. Kapag ito ay mahina, ito ay hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, ngunit kapag ito ay malakas, kahit na ang mga Diyos at mga multo ay iiwasan ito. Ang kakaibang pagganap ng itim na tuta ay nagparamdam kay Yang Kai na kung gusto nilang umalis sa reincarnation world sa pamamagitan ng Yinfeng Mountain, maaaring kailanganin nilang ipin ang kanilang pag-asa sa itim na tuta. Naranasan ni Yang Kai ang katakutan ng Cold Demonic Chi, at hindi niya akalain na maaabot niya ang tuktok ng Yinfeng Mountain gamit ang sarili niyang kakayahan. Malamang na hindi rin magawa ni Zhu Qing at ng kanyang kapatid. Ang lamig na iyon na kayang pawiin ang lahat ng buhay ay hindi nila kayang tiisin. Kung napakadaling umalis sa reincarnation world, isang tao sa Human Sovereign City ang matagal nang nakagawa nito. Walang sino man ang makakaalis sa mundong ito sa loob ng daan-daang libong taon. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magsimula sa itim na tuta. Lumingon si Yang Kai upang tumingin sa direksyon ng Demon Fury City, nakasimangot saglit bago sinaban. Qing Yir, babalik ako kaagad. Pagkatapos, nang hindi hinintay ang tugon ni Zhu Qing, lumipad siya. Saglit na paglalakad ay bigla niyang naramdaman na may sumusunod sa kanyang likuran. Nang lumingon siya para tingnan, nakita niya si Zulay na hinahabol siya ng may tame time na ekspresyon. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at bumagal. Nang maabutin niya, ngumuso siya. Gusto mo ba akong patayin? Medyo matapang ka. Hindi ito napagtanto ni Yang Kai sa sandaling ito. Bagamat ang ekspresyon ni Zulay ay solemn na, walang intensyong pumatay. Gayunpaman, nang siya ay nagmumuni-muni upang pagalingin ang kanyang mga sugat, bigla niyang naramdaman ang pagpatay na layunin sa puso ni Zulay. Napakahusay na nakatago ang nakamamatay na hangarin na iyon. Noong panahong iyon, maliban kay Zulay, siya, Zhu Qing, at Li Zhao ang tanging naruroon. Si Zhu Qing ay kanyang kapatid, kaya natural na imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang layuning pumatay. Kung ito ay dahil kay Li Zhao, si Zulay ay nakagawa na ng hakbang ng walang pag-aalinlangan. Ano ang mahalaga kung nakapatay siya ng isang tao sa Dragon Race? Kung gusto niyang pumatay ng tao, papatayin niya sila. Sino kayang gumawa ng kahit ano sa kanya? Sa makatuwid, mayroon lamang isang tao na maaaring maging sanhi ng pagpatay kay Zulay. Ang puso ni Yang Kai ay kasing linaw ng salamin. Hindi madaling ituro ito sa harap ni Zhu Qing, kaya hindi na kailangang itago ito ngayon. Ang mga kaaway na nagtatago sa dilim ang pinaka nakakatakot. Karamihan sa mga scheme at plot ay hindi makatiis ng isang suntok kung sila ay ilagay sa mesa. Dahil napansin mo, kaya hindi na kailangang itago ito. Malayang umamin si Zulay. Pagkatapos ng lahat, kapag ang paglilinang ng isang tao ay umabot sa antas na ito, may ilang mga bagay na hindi may tatago kapag nabunyag. Nakangusong sabi niya, tama ka, gusto kitang patayin. Kung maaari, pinatay na kita. Malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi siya tumigil sa paggalaw at lumipad na magkatabi kasama si Zulay. Gayunpaman, napanatili ng dalawa ang isang banayad na distansya sa pagitan nila. Sinabi niya sa malamig na boses, mas mabuting bigyan mo ako ng magandang dahilan. Kung hindi, kahit na ikaw ang nakababatang kapatid ni Zhu Qing, hindi kita pababayaan. Kung noon paman, hindi na mahalaga kung gusto siyang patayin ni Zulay. Sa bagay, hindi naman sila pamilyar sa isa't isa noon. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Sa relasyon ni Zhu Qing, aminin man nila o hindi, may koneksyon silang dalawa. Hindi matitiis ni Yang Kai si Zulay na biglang kumilos ng ganito nang walang dahilan. Hindi big deal para sa kanya ang makipag-usap kay Zulay. Kung ito ay isang tunay na labanan sa buhay at kamatayan, kung gayon ang isa sa pinaka-problema ay tiyak na si Zhu Qing. Hindi gustong makita ni Yang Kai ang ganoong uri ng sitwasyon, kaya kinailangan niyang makarating sa ilalim nito. Kinagat ni Zulay ang kanyang mga ngipin at sinabing, dahil ako ang kanyang nakababatang kapatid kaya gusto kitang patayin. Anong kalokohang dahilan yan? Pinandilatan siya ni Yang Kai. Hindi mo naiintindihan. Ang dahilan kung bakit kita sinundan dito ay para sabihin sa iyo na kung makakaalis ka sa mundong ito, mas mabuting layuan mo si Zhu Qing. Huwag mong ilantad ang relasyon ninyong dalawa. Siyempre, kung kaya mong umalis sa mundong ito, pagkatapos ay kalimutan ito. Magpanggap lamang na wala akong sinabi. Seryoso ang mukha niya, na parabang magsisimula siyang makipag-away kapag hindi pumayag si Yang Kai. Si Yang Kai ay agad na nagalit sa kanya at sinabing, batang tanga, wala kang karapatang sabihin ito.
Kung talagang may ideya si Zuching, natural niyang sasabihin sa akin. Sumigaw si Zulay, dahil hindi sasabihin ni Zuching kaya kailangan kong sabihin ito para sa kanya. Pinalaki siya ni Yang Kai at pinaikit ang kanyang mga mata. Sabi niya, sino ka para sabihin ito? Ang Dragon Race sa Dragon Island, at ang nakababatang kapatid ni Zuching. Sabi ni Zulay sa mahinang boses. Mahalaga ba ito? Oo. Ngumisi si Yang Kai at kinuyam ang kanyang mga kamao. Sagot niya, kung ang una, bubugbugin kita. Kung ang huli, bubugbugin pa rin kita. Galit na sabi ni Zulay. Pinaglalaroan mo ba ako? Malamig na tiningnan siya ni Yang Kai. May pagkakaiba ang pambubugbog at ang paylay. Ang pagpatay at ang paylay ay isang uri, at ang pagbibigay ng kaunting parusa ay isa pa. Alin ang mas gusto mo? Seryosong umiling si Zulay. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Kung makakaalis ka sa mundong ito at makipaghiwalay kay Zuching, makakabuti ito para sa iyo at sa kanya. Para sa isang miyembro ng Dragon Race, ang masabi ang salitang magtanong ay ang limitasyon na. Paanong may baba ng mapagmataas na pinuno ng lahat ng nilalang ang sarili upang magtanong sa iba? Kung hindi dahil sa katotohanan ng hindi siya kalaban ni Yang Kai, papatayin sana siya ni Zulay nang hindi siya handa. Bakit siya mag-aaksaya ng maraming oras sa pakikipag-usap sa kanya? Bomb antong hininga si Yang Kai at sinabing, bagaman ramdam ko ang iyong pag-aalala para kay Zuching, ginamit mo ito sa maling lugar. Paumanhin, hindi ako sasang-ayon sa iyong sinabi, at hindi ko ito isasaalang-alang. Si Zuching ay aking asawa. Siya ngayon, bukas, at palaging magiging aking asawa, maliban kung mamatay ako isang araw. Naiintindihan mo ba? Walang ekspresyong sinabi ni Zulay. Kung maririnig ni Zuching ang iyong matatamis na salita, tiyak na matutuwa siya. Nagkibit balikat si Yang Kai. Sasabihin ko kung ano ang gusto kong sabihin. Sa kasamaang palad, ikaw ang magiging sanhi ng pagkamatay ni Zuching, at ikaw din ang magiging sanhi ng iyong sariling kamatayan. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na ako ay mula sa Human Race at si Zuching ay mula sa Dragon Race? Hindi siya papayagan ng Dragon Island na makasama ako. Kung kumalat ang balitang ito, magdudulot lamang ito ng maraming kaguluhan. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Paanong alam mo? Bahagyang sumimangot si Zulay. Hindi mo man lang inaamin kapag ako sabihin mong tanga ka. Ngumisi si Yang Kai. Maaaring kong mahinuha kung ano ang Dragon Island mula sa iyong hanggal na hitsura. Magiging kakaiba kung papayagan ng Dragon Island si Zuching na makasama ako. Kung ang balitang magkasama kami ni Zuching ay kumalat sa Dragon Island, natatakot ako na ang Dragon Island ay magpadala kaagad ng mas maraming miyembro ng Dragon Race para supilin ako, tama ba? Baka pilitin pa nilang ibalik si Zuching sa Dragon Island para parusahan, at ikulong siya habang buhay. Sinabi ba ni Zuching sa iyo ang lahat ng ito? Si Zulay ay ganap na natulala, dahil ang sinabi ni Yang Kai ay eksaktong inaasahan niya. Ang isang ikasyam na ranggo na pulang dragon ay talagang handang isuko ang sarili sa isang hamak na tao. Kung ang balitang ito ay kumalat sa ang Dragon Island, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Ang Dragon Island ay tiyak na magpapadala ng mga eksperto upang sugpuin si Yang Kai, at pilit na ibabalik si Zuching. Kung siya ay makulong habang buhay, iyon ay depende sa pagganap ni Zuching sa kinabukasan. Kinurot ni Yang Kai ang kanyang mga labi at tinapot ang kanyang sariling ulo. Sinabi niya, napakasimpleng bagay, madaling hulaan. Matagal nang naipasa ang iyong Dragon Island, habang tumatagal ang iyong Dragon Island ay naipapasa, mas nagiging pedantic ka. Sa napakagandang reputasyon, at ganoon kataas na opinyon sa iyong sarili, paano mo papayagan ang iyong mga angkan na isumite ang kanilang sarili sa isang tao? Hindi ba ito isang kahihiyan sa iyong Dragon Race? Mas malala pa ito kaysa sa pagdumi at pag-ihi sa iyong ulo. Tama ka, tumanggaw si Zulay. Dahil alam mo na, bakit matigas pa rin ang ulo mo? Alam mo na, na mamamatay ka balang araw, kaya bakit buhay ka pa? Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pang-aalipusta. Bahagyang nagulat si Zulay, naramdaman niyang may kabuluhan ang sinabi ni Yang Kai, ngunit parang may hindi tama. Ngumuso si Yang Kai at sinabing, wala akong masyadong magandang puntos, gusto ko lang pagtakpan ang aking sariling pagkukulang. Si Zuching ay isa na sa aking mga tao, kung gusto talaga ng Dragon Island na ay bully siya, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbibigay ng mukha sa kanyang pamilya. Kaya huwag mo na ulit-uulitin ang mga ganyan sa hinaharap, ikaw at ako ay parehong malapit sa kanya, pag may hindi pagkakasundo kami, mahihirapan lang siya. Sa tingin ko ayaw mo rin makita yung eksena na yun, diba? Mahigpit na sumimangot si Zulay, bahagya siyang tumango, pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Hindi alam kung pumayag siya o hindi, nagpatuloy si Yang Kai. Ngunit muli,
Ang bagay sa pagitan namin ni Zhu Qing ay kayo lang ni Li Zhao ang nakakaalam, kung hindi mo sasabihin sa Dragon Island, paano malalaman ang Dragon Island? Seryosong sinabi ni Zhu Lai. Malaking kahalagahan ang bagay na ito, paano ko hindi ito ire-report? Naaayawan ko ang mga taong mas gustong mang-aagaw. Malamig na sumagot si Yang Kai. Ano man ang sabihin mo, ito ang prinsipyo. Ang usapin sa pagitan mo at ni Zhu Qing ay lumabag na sa mga alituntunin ng Dragon Island, kung hindi ko ito iuulat, mas magiging seryoso ang usapin. Hindi mo talaga ito made a tago. Si Yang Kai ay sumulyap sa isang gilid, sa kanya. Matigas na umiling si Zhu Lai. Tatandaan kita, malamig na ngumuso si Yang Kai. Hindi mo naiintindihan. Bahagyang napabuntong hininga si Zhu Lai, bagaman ang Dragon Island ay may mahusay na reputasyon at mahabang kasaysayan, sa anumang panahon, ang bilang ng aming Dragon Race ay napakaliit. Ang Dragon Race na may purong linya ng Dragon Race ay mas mahalaga. Upang matiyak na ang bloodline ng Dragon Race ay ipinasa, ang Dragon Island ay dapat magkaroon ng sarili nitong mga panuntunan, at kung sino man ang lalabag sa panuntunang ito, tiyak na kailangan nilang magbayad ng napakabigat na presyo. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, hindi siya nagpahayag ng kanyang opinyon at sinabing hindi nagmamadali. Bagaman ang Dragon Island ay may mahabang kasaysayan, hindi ito nangangahulugan na hindi ito magtatagal magpakailanman, maging ang Dragon Island ay walang pagbubukod. Marshall Peak, Kabanata 2979. Bumalik talaga sila para pumatay. Ngumuso si Zhu Lai at sinabing. Mawawasak lang ang mga alon kapag tumama sila sa malaking bato. Bukod doon, walang ibang epekto. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinabing. Kung gayon, tingnan natin kung ang Dragon Island ay sapat na mahirap upang basagin ang aking mga buto. Nagtatakang tumingin sa kanya si Zhu Lai, parang gusto niyang makita kung nagbibiro siya. Ngunit sa kanyang pagkabigo, bagaman hindi seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai, tiyak na hindi ito biro. Dahan daw ang umiling, sinabi ni Zhu Lai na may komplikadong ekspresyon. Isa ka talagang baliw, natawa si Yang Kai, tatanggapin ko ito bilang papuri. Ayaw ni Zhu Lai na ipagpatuloy ang pagtalakay sa isyong ito sa kanya, dahil naipaliwanag na ng saloobin ni Yang Kai ang lahat. Hindi siya kailanman susuko kay Zhu Qing, ni hindi siya susuko sa mga patakaran ng Dragon Island. Dahil iyon ang kaso, walang kabuluhan ang pag-aaksaya ng kanyang hininga. Bigla siyang lumingon at sinabing, anong ginagawa mo dito? Habang nag-uusap ang dalawa, nakarating na sila sa Demon's Free City. Sa sandaling ito, kalahating araw pa lang mula nang pumunta silang dalawa dito. Ang resulta ng labanan ay hindi pa hamupa. Nasa iisang lugar pa rin ang mga bangkay ng ilang Demon Kings, at napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Biglang nakita nilang bumalik ang dalawang nakakatakot na lalaki, at sa pagkakataong ito, magkatabi sila. Parehong agresibo ang itsura ng dalawa, parang lalabasan na sila ng todo. Namutla ang mga mukha ng maraming miyembro ng Demon Race sa Demon's Free City. Pakiramdam nila ay hindi na sila makakatakas sa pagkakataong ito kahit anong mangyari. Ngunit gayunpaman, walang sino man sa mga miyembro ng Demon Race ang umalis sa lungsod upang makatakas. Ang Demon Race ay nasa lugar na ito ng higit sa 100,000 taon na humarap sa Human Sovereign City. Walang tigil ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang karera. Kung sila ay mahiyain, hindi sila tatawaging Demon Race. Isa-isang lumabas ang mga miyembro ng Demon Race mula sa buong lungsod at unti-unting nagtipon sa lugar kung nasaan si Yang Kai at Zhu Lai. Bagamat hindi pantay ang kanilang pagtatanim, marami sila. Nagtipon din ang mga Demon King sa isang lugar. Seryoso at mahigpit ang kanilang mga ekspresyon habang nakatingin sa dalawang taong lumilipad mula sa direksyon ng Yinfeng Mountain. Unti-unting tumataas ang fighting spirit sa kanilang katawan. Huminto si Yang Kai at Zhu Lai 300 metro ang layo mula sa grupong ito ng Demon King. Bagamat dalawa lamang sila, parang may hukbong libo-libong tao at mga kabayo na umaakay patungo sa kanila. Sa kabaligtaran, ang kanilang kahangahangang paraan ay ganap na pinigilan ang Demon Race. Anong gusto mong gawin dito? Kumunat ang noo ni Zhu Lai. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong patayin ang buong lungsod. Ang mga tao at mga demonyo ay hindi maaaring magkasabay. Kahit na sa maliit na reincarnation world, ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang lahi ay nagpapatuloy sa daan-daang libong taon. Hindi katakataka kung talagang dumating si Yang Kai para patayin ang lungsod. Ano ang silbi ng pagmasaker sa isang lungsod? Ang pakikipaglaban at pagpatay ang pinaka-boring. Ngumisi si Yang Kai ng mapang asar habang pinagmamasdan niya ang mga Demon King sa kabilang panig, na nagpapakita ng inosente at hindi nakakapinsalang ngiti habang tinawag niya ang isang figurine na nagtatago sa likod ng karamihan. Magandang elder sister, maaari ka bang lumabas at makipag-chat sa akin?
Napalingon ang lahat ng Demon Kings at tumingin sa direksyon ng kanyang tingin. Nakita nila ang isang magandang figure na nagtatago sa likod ng karamihan. Para bang hindi siya naglakas loob na ipakita ang tunay niyang mukha at laging nagtatago sa anino ng iba. Malinaw na maingat siyang nagtatago, ngunit hinayla pa rin siya ni Yang Kai palabas mula sa karamihan. Agad siyang nalungkot at lihim na sinumpa ang mga mata ni Yang Kai. Kinasusuklaman din niya ang kanyang sarili dahil sa paghahanap ng gulo para i-provoke siya. Ngayon, hindi niya maalis ang pamatay na Diyos na ito. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang Succubus Demon ay walang mapagtataguan at nahihiyang lumabas. Pinisil niya ang isang pilit ng ngiti sa kanyang mukha at alam niyang tinanong. Guro, kinakausap mo ba ako? Hindi mo naman ako kinakausap, di ba? Hihihi. Walang nagsalita, natatawa rin siya ng awkward. Agad siyang napahinto at napayuko, mukhang nakakaawa. Oo, ikaw. Tumanggaw si Yang Kai sa kanya at ngumiti ng buong puso. Alam niyang ito ang resulta, ngunit nang kumpirmahin ito ni Yang Kai, hindi niya maiwasang mamatla. Sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi ko alam kung ano ang gustong sabihin ni Master. Sa akin, ngumisi si Yang Kai. Kanina lang ay tinatawag mo akong kapatid, pero ngayon tinatawag mo akong Master. Kakaiba talaga si Sister, lalong namutla ang mukha ng Succubus Demon. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, dahilan para mas kaakit-akit ang kanyang peach blossom na mga mata. Kinagat niya ang manipis na labi at sinabing. Kanina lang nabulag ang katulong na ito at nasaktan si Master. Sa kabutihang palad, si Master ay mabait at hindi ibinaba ang iyong sarili sa aking antas. Ang lingkod na ito ay hindi na mangangahas na gawin ito muli. Master, mangyaring iligtas ang aking buhay. Nagmamakaawa siya, pero ang pangit ng mukha ng mga Demon Kings na katabi niya. Naramdaman nilang lahat na ang murang babaeng ito ay nawalan ng mukha para sa Demon Race. Ginawa niyang masama ang tingin ng isang tao, sa kanya nang walang dahilan. Wala silang ibang hinanggad kundi ang umakyat at putulin ang kanyang bibig. Ngunit naiisip lamang nila ito. Bagamat minamaliit ng mga Demon Kings ang ugali ng Succubus Demon, alam nilang hindi ito ang oras para magsimula ng isang sapat na ang dalawang kabataang ito para hugasan ng dugo ang buong Demon Rage City. Huwag kang masyadong kabahan, para ka na naming kakainin. Napangiti si Yang Kai sa Succubus Demon. Pumunta lang dito ang Young Master na ito para magtanong. And, may lugar ba tayong mapag-usapan? Nang marinig ito, hindi alam ng Succubus Demon kung maniniwala siya o hindi. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, kahit na hindi siya naniniwala sa kanya, ano ang magagawa niya? Ang braso ng Young Master na ito ay mas makapal kaysa sa kanyang hita. Meron. Master, ano sa tingin mo sa banda rito? Sabi ng Succubus Demon habang nakaturo sa direksyon na hindi masyadong malayo. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang isang malawak na plaza. May mga mesang bato at upo ang bato sa gilid ng plaza. Marami ring estatwa sa plaza. Lahat sila ay matangkad at matipuno, at ang kanilang mga mukha ay mabangis. Ang mga estatwa na ito ay dapat na nilikha ng mga malalakas na Panginoon. Ang bawat rebulto ay matangkad at parang buhay, na parabang sila ay mga totoong tao. May mga estatwa ng lalaki at babae, at lahat sila ay may iba't ibang lahi. Kahit na medyo pinag-aralan ni Yang Kai ang Demon Race, hindi niya matukoy ang lahat ng lahi ng mga estatwa. Oo naman. Tumanggaw si Yang Kai at namuna sa paglipad. Kumunat ang noo ni Zulay. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, ngunit sumunod lamang siya. Sa kabilang banda, ang mga paa ng Succubus Demon ay tila nakatanim sa lupa at puno ng kahihiyan ang kanyang mukha. Talagang wala siyang lakas ng loob na makipagkita kay Yang Kai, ngunit kung hindi siya pupunta, natatakot siyang magalit siya rito. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa iba pang Demon Kings na parabang gusto niyang makahanap ng taong maasahan. Ang mga Demon Kings na natangay ng kanyang mga tingin ay napalingon lahat. Maaring tumangala sila sa langit o bamulong sa kanilang mga kasama, na parabang may pinag-uusapan silang importante. Seryoso ang mga ekspresyon nila. Ang pinakanakapangangilabot na bagay ay mayroon pang isang Demon King na nagbibilang ng ilang hibla ng buhok niya. Pakiramdam ng Succubus Demon na parang siya ay nakahiwalay. Siya ay walang kapantay na walang magawa. Lahat ng Demon Kings, pumunta kayo rito. Mamamatay ang hindi sasama. Ang boses ni Yang Kai ay nagmula sa malayo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay nagpabago sa mga mukha ng lahat ng Demon Kings. Biglang napalitan ng saya ang ekspresyon ng Succubus Demon. Hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Nang makita ang maputlang mukha ng kanyang mga kababayan, sa wakas ay napigilan niya ang kanyang pagtawa. Bahagya siyang umuso at iginagalaw ang kanyang balingkinitang baywang habang hinahabol niya si Yang Kai.
Siya ay lubhang kaakit-akit. Sa kanyang pangunguna, sunod-sunod na sumunod ang iba pang Demon Kings. Natural, nariyan ang matigas ang ulo na tumayo sa pwesto. Ayaw niyang makinig sa utos ni Yang Kai, ngunit pilit siyang kinaladkad ng kanyang mga kasama. Ayaw nilang magalit ang dalawang nakakatakot na kasama. Sa plaza, naupo si na Yang Kai at Zulay. Napatingin sila sa mga estatwa sa plaza. Lumingon si Yang Kai at nagtanong. Ano ito? Ang succubus demon ang unang dumating. 10 metro lang ang layo niya kay Yang Kai. Bahagyang nanginginig ang buong katawan niya nang maramdaman niyang nanunuyo ang bibig niya. Nagtataka siya kung ano ang gustong itanong ni Yang Kai at kung paano niya sasagutin nang hindi nagagalit sa kanya, ngunit nang marinig niya ang tanong na ito, agad siyang lumuwag at nagmamadaling sumagot. Ito ang mga estatwa ng nakalipas na Demon Kings ng Demon's Free City. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Ang Demon's Free City ay tumayo ng mataas sa mundong ito sa loob ng higit sa 100,000 taon. Hindi naman pwedeng iilan lang sa Demon Kings ang nag-iwan ng kanilang mga pangalan, di ba? Bagamat maraming estatwa sa plaza, nasa 1,000 hanggang 2,000 lamang ang mga ito. Imposibleng ang Demon's Free City ay nagsilang lamang ng ilang Demon Kings pagkatapos ng mahigit 100,000 taon. Nagmamadaling sinabi ng Succubus Demon. Hindi naman. Kaya lang kung gusto mong iwan ang pangalan mo dito, kailangan mong maging unang Demon King. Pagkatapos sabihin ito, idinagdag niya. Ang unang Demon King ay ang pinakamalakas na tao sa Demon's Free City. Kaya ganyan yan. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai at nagtanong ng may interes. Kung gayon, iniisip ko kung may Demon King sa Demon King na ngayon lang namatay. Napaawang ang bibig ng Succubus Demon habang iniisip niya ang mga intensyon ni Yang Kai. Sa huli, bahagya pa siyang tumanggaw. Sinong gumawa nito? Medyo nagulat si Yang Kai. Pakiramdam niya ay napakasama ng swerte ng unang Demon King. Ang Succubus Demon ay maingat na sumulyap kay Zulay at pilit na umiti. Kailangan ko ring pasalamatan ang guro na ito sa pagbibigay ng pagkakataon sa unang Demon King na iwan ang kanyang pangalan ng maaga. Kung tutusin, ayon sa mga patakaran, pagkatapos lamang na siya ay mamatay maaari niyang iwan dito ang rebulto niya. Malamig na bamantong hininga si Zulay. Walang pinupuntirya ang dragon na ito, para lang kayong mga Demon Kings ay mga baguhan. Nagkataon lang na dumating ang Demon Kings ng Demon's Free City sa oras na ito. Nang marinig nila ang mga salita ni Zulay, parang naninikip ang kanilang mga dibdib at hindi sila makahinga ng maayos. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na ipahayag ang kanilang galit. Sobrang pangit ng mga ekspresyon nila. Hindi alam ng Succubus Demon kung paano tutugan. Bagamat gusto niyang paboran si na Yang Kai at Zulay, hindi siya tanga para pumayag sa harap ng napakaraming Demon Kings. Gayunpaman, ang pulang buhok na kabataang ito ay tunay na nakakatakot. Hindi dahil mahina ang unang Demon King. Sa katunayan, ang sinumang makakapag-cultivate sa antas ng isang Demon King ay hindi mahina. Ang isang taong maaaring kumuha ng titulo ng unang Demon King ay talagang ang pinakamalakas na Demon King. Ganun pa man, agad siyang pinatay ng pulang buhok na ito. Nais lamang malaman ng Succubus Demon kung saan nanggaling ang pulang buhok na kabataang ito at kung anong uri ng cultivation ang mayroon siya. Ano ang sitwasyon ng rebulto sa gitna? Para siyang crane sa kawan ng mga manok. Bakit hindi ko makita ng malinaw ang mukha nito? Tumingin si Yang Kai sa gitna ng plaza. May nakatayong malaking rebulto. Kung ikukumpara sa ibang mga estatwa, parang inihahambing ang isang lolo sa isang apo. Ang pagkakaiba ay hindi bababa sa 10 beses. Ang kakaiba ay habang ang iba pang mga estatwa ay lahat ay may parang buhay na mga tampok ng mukha, ang estatwa na ito ay ang isa lamang na patag na walang anumang bakas ng larawang inukit. Nang marinig na nagtanong si Yang Kai tungkol sa rebultong ito, agad na sinabi ng Succubus Demon na may tame time na ekspresyon. Ito ang estatwa ng Great Demon God mula sa aking Demon Territory. Dahil lang sa walang nakakita sa Great Demon God, kaya... Great Demon God. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at agad na naalala ang mahalagang karanasan niya sa Thousand Illusions Dream Realm. Sa pagdaan sa pagitan ng dalawang mundo, inatake siya ng Great Demon God mula sa malayo, na halos magdulot ng pagkalat ng kanyang kaluluwa. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang nakakatakot na bakas na iyon. Marshall Peak, Kabanata 2,980. Pagpapalaki ng Abyssal Returner, sinabi ni Zulay na may masamang tingin. Anong kalokohan ang dakilang Demon God? Bakit hindi pa siya narinig ng dragon na ito? Anong uri ng kakayahan ang mayroon siya upang talagang maglakas loob na umakyat sa kaharian ng pagkadyos? Walang hiya talaga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parabang tinusok ang pugad ng trompeta at ang lahat ng Demon Kings ay galit na tumingin kay Zulay, halatang labis na galit sa kanyang kawalang galang sa Great Demon God.
Maging ang succubus demon, na nagsasalita noon, maingat, nagpakita ng pambihirang hitsura ng pagkaseryoso habang nagnangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Guro, mangyaring magingat sa iyong mga salita." Sumulyap si Zulay sa kanya ng maluwag at mahinang sinabi. "Sinasabi ng dragon na ito ang gusto niya, bakit ako mag-iingat sa aking mga salita?" Ang walang pakialam na tingin na iyon ay agad na nagpagising sa succubus demon, ang kanyang mukha ay namutla habang siya ay nakaramdam ng kaunting kawalan, pinagsisihan ang kanyang pabigla-bigla na aksyon ngayon. Bahagya niyang itinikom ang kanyang mapupulang labi at hindi na naglakas loob na magsalita muli. Humakbang ang isa pang Demon King at mabilis na sinabi. Ang paglilinang ng pinarangalan Ginoo ay malalim at ang kanyang mga pamamaraan ay malalim. Maaaring hindi kami ang iyong kalaban, ngunit kung sinasadya ni pinarangalan Ginoo na ipahiya kami, mas gugustuhin naming lumaban hanggang kamatayan. Ang aming pagkamatay ay hindi dapat pagsisisihan, ngunit ang pangalan ng Great Demon God ay hindi maaaring madungisan. Nang bumagsak ang mga salitang ito, lahat ng Demon Kings ay humakbang pasulong, lahat sila ay may suot na malamig na ekspresyon, na parabang handa silang labanan si Zulay kahit kailan. Saglit na nag-alinlangan ang succubus demon bago din humakbang pasulong na lalong namutla ang mukha niya. Oh, ang sulok ng mga labi ni Zulay ay gamulong sa isang malamig na ngiti. Sa tingin mo babasura na parang makakalaban mo ako? Nanatili ang pamatay na hangarin habang umaalon ang Dragon Yuan sa katawan ni Zulay. Para sa kanya, maaaring kailanganin ng kaunting pagsisikap para patayin ang mga Demon Kings na ito, ngunit tiyak na may kakayahan siyang gawin iyon. Ang galit ng isang 8th Order Red Dragon ay hindi kayang tiisin ng sinuman. Kahit na ang isang 3rd Order Emperor Realm Master ay hindi magkakaroon ng malaking kalamangan sa harap ng isang galit na dragon. Ang kapalaran ng numero 1 Demon King sa Demon Fury City ang pinakamagandang halimbawa. Hindi inilagay ni Zulay ang mga Demon Kings na ito sa kanyang mga mata, at hindi rin niya kailangang makipag-usap sa kanila bilang kapantay. Para sa kanya, ang Demon Fury City ay isang bahagyang mas malaking pugad ng langgam. Kapag masaya siya, tatapakan niya ito, at kapag hindi siya masaya, sisipain niya ito. Ngayong ang mga langgam na ito ang nagkusa na pukawin siya, tanging dugo at kamatayan lamang ang makakapagpatahimik ng galit sa kanyang puso. Ang kanilang layunin sa pagpatay ay parang tubig, gumugulong at umaalon. Ang kanilang mga aura ay tense at handa na para sa isang showdown. Ang Great Demon God ay napakalakas, sabi ni Yang Kai sa mahinang boses. Nilinggan siya ni Zulay at kumunot ang noo. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang magsasabi ng mga ganoong bagay. Ngunit muli, kahit nalabis siyang hindi nasisiyahan kay Yang Kai at nadama na hindi niya matatalo si Yang Kai dahil sa pagsupil sa kanyang bloodline, hindi may kakaila na ang taong ito ay may ilang mga kasanayan. Isa lamang siyang First Order Emperor Realm Master, ngunit nagawa niyang ipakita ang lakas ng isang Third Order Emperor Realm Master. Hindi gaanong tao sa buong Star Boundary ang may ganoong background. Dahil dito, binigyang halaga ni Zulay ang kanyang mga salita. Medyo natigilan din ang ibang Demon Kings, lamambot ang mga ekspresyon nila habang nakatingin kay Yang Kai. Lahat sila ay nadama na ang taong ito ay higit sa 100 beses na mas nakalulugod sa mata kaysa sa pulang buhok na binata. Ngumiti si Yang Kai kay Zulay. Ang Great Thousand World ay puno ng mga taong may kakayahan. Bagamat ang mga Divine Spirits ay kayang tumayong mag-isa, palaging may ilang mga pag-iral na hihigit sa ating mga imahinasyon. Ang magagawa lang natin ay magsikap na abutin, balang araw aabutan sila, hihigitin sila, at dudurog sa kanila. Natigilan si Zulay. Tinuturuan mo ba ako? Bagaman inamin niya sa kanyang puso na makatwiran ang sinabi ni Yang Kai, ang pagmamalaki sa kanyang buto ay naging imposible para sa kanya na sumang-ayon. Sa mata ng Dragon Race, ang Dragon Race ang pinakamakapangyarihang pag-iral, ang pinuno ng lahat ng nabubuhay na nilalang na nakatayo sa itaas ng mga ulap. Lahat ng ibang nilalang ay nakatingala lamang sa kanila. Sa partikular, kinausap siya ni Yang Kai sa ganoong tono, na naging dahilan upang mas lalo siyang hindi komportable. "Yang Man, medyo mayabang ka." Napangiti si Yang Kai. Bago pa magalit si Zulay, lumingon siya at tumingin sa succubus demon. "Tinawagan ko kayong lahat dito para sa isang bagay. Ano ang gustong malaman ni Master?" Tanong ng succubus demon sa maayos na boses. Ngayon lang, nilinis ni Yang Kai ang pangalan ng Great Demon God, na lubos na nagpabuti sa kanyang impresyon sa kanya. Hindi na siya natatakot sa kanya gaya ng dati, at karamihan sa iba pang Demon Kings ay ganoon din. "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Abyssal Retuner." Mahinang sabi ni Yang Kai. "Ano? Abyssal Retuner? Pagsira sa mga hayop sa loob ng kanilang teritoryo. Paano mo nalaman ang tungkol sa Abyssal Retuner?" Nagbago ang mga mukha ng Demon Kings nang sabay-sabay silang sumigaw, na parabang may narinig silang hindi kapanipaniwala.
Malamig na sumimangot si Yang Kai, at saka lang sila tumahimik. Sa pagtitig sa kanilang mga mata, hindi niya maitago ang gulat sa kanyang puso. Ang succubus demon ay lumunok at maingat na nagtanong. Guro, bakit mo tinatanong ang tungkol dito? Wala naman masyado. Nag-aalaga ako ng abyssal retuner, kaya gusto kong malaman ang higit pa tungkol dito. Hindi ba ang abyssal retuner ay isang kakaibang hayop sa loob ng demon territory? Natural, pumunta ako sa inyo para magtanong tungkol dito. Ikaw. Nag-aalaga ka ng abyssal retuner. Namutla ang mukha ng succubus demon nang marinig niya ito. Pinilit niyang ngumiti at sinabing. Master, marunong ka talagang magbiro. Paano ka magpapalaki ng kakaibang hayop na ganyan? Ang ilan sa mga Demon Kings ay mayroon ding kalahating ngiti sa kanilang mga mukha, na nagdulot sa kanila ng kakaibang hitsura. Hindi sila naniwala sa mga salita ni Yang Kai at nadama na ang taong ito ay talagang marunong magyabang. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay masyadong hindi maisip. Paanong ang isang kakaibang hayop tulad ng abyssal retuner, na isinilang upang sirain ang lahat, ay pinalaki ng isang tao? Kung ganoon ang kaso, matagal nang nilamon ang taong ito. Paano pa siya nakatayo dito at nagsasalita? Mukha ba akong nagbibiro? Tumingin si Yang Kai sa succubus demon na may seryosong ekspresyon. Tumigil sa pagngiti ang succubus demon at dahan-dahang umiling. Kung ganoon ay huwag kang magtanong ng ganyang klaseng tanong. Bahagyang umubo ang succubus demon. Akala niya ay hindi mapagkakamalan ng taong ito ang monster beast na abyssal retuner, tama ba? Gayunpaman, tinitingnan ang kanyang seryosong ekspresyon, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Nakasunod lang siya at sinabing, kung gayon, ano ang gustong itanong ng guro? Sabihin mo lang kung ano ang alam mo. Itinuro ni Yang Kai ang stone table gamit ang isang kamay at itinuro ang Demon Kings gamit ang isa. Sinabi niya sa succubus demon. Simula sa iyo, lahat ay may sasabihin tungkol sa abyssal retuner. Kung hindi mo masabi, o kung hindi ako nasisiyahan, kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan. Ang succubus demon ay tumalon sa takot. Anong kahihinatnan? Sinabi ni Yang Kai. Hindi ko pa ito naiisip, ngunit tiyak na hindi ito magiging kahanga-hanga. Bahagya siyang ngumisi, at isang bakas ng pagpatay na layunin ang lumitaw sa tamang sandali. Naging malamig ang mga ekspresyon ng Demon Kings. Alam nilang seryoso ang lalaking ito. Gusto niya talagang magtanong tungkol sa abyssal retuner. Hindi nila maintindihan. Bagamat sikat ang abyssal retuner, matagal na itong extinct. Bukod dito, ang abyssal retuner ay isang kakaibang hayop sa demon territory. Bakit nagtatanong ang isang tao tungkol dito? Walang naglakas loob na magtanong. Napatingin silang lahat sa succubus demon. Ang succubus demon ay lihim na nakaramdam ng pait, ngunit maaari lamang niyang sundin ang kagustuhan ni Yang Kai. Saglit siyang nag-isip at sinabing, ang abyssal retuner ay kilala bilang extermination beast sa demon territory. Ito ay napakatanyag sa demon territory. Ang dahilan kung bakit mayroon itong ganoong pangalan ay dahil ito ay kumakatawan sa pagkawasak. Saan man ito mapunta, ang kawalan ay magkakaroon basagin. Pagkatapos niyang magsalita, maingat niyang tiningnan si Yang Kai. Kumunot ang noo ni Yang Kai. Bagamat hindi siya nasisiyahan sa ganoong pangkalahatang impormasyon, hindi niya ito masyadong pinapansin. Nag-wave lang siya ng kamay at pinadaan siya. Nakahinga ng maluwag ang succubus demon at tumingin sa susunod na Demon King. Ang Demon King na ito ay halatang may plano. Agad niyang sinabi. Ang sabi-sabi na ang abyssal retuner ay ipinanganak sa kaguluhan. Bagamat ito ay gawa sa laman at dugo, wala itong ugat. Walang nakakaalam kung paano ito ipinanganak. Tila ito ay umiral na mula ng mabuo ang Demon Territory. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Naunawaan naman ang Demon King na nagsalita at tumingin sa kasunod. Ang ikatlong Demon King ay nagsabi. Ang alam ko lang na ang abyssal retuner ay may kakaibang espasyo sa loob nito na maaaring lamunin ang lahat. Dahil ang abyssal retuner ay isang hayop sa demon territory, interesado ito sa demonic chi. Tila mas lumakas ito sa pamamagitan ng paglunok sa demonic chi. Tama, sabi-sabing hindi malakas ang abyssal retuner noong ipinanganak ito. Bagamat nagpakita ito ng kakaibang kakayahan, hindi ito masyadong pinapansin ng demon race. Nang unti-unti lang itong lumaki ay naakit nito ang atensyon ng malalakas sa demon territory. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Noon, ang abyssal retuner ay nag-amok sa demon territory. Nilamon nito ang hindi mabilang na mga miyembro ng demon race at sinira ang hindi mabilang na mga lungsod. Nilamon pa nito ang ilang demon saint. Nagkaisa ang demon race na labanan ito at nagbayad ng mabigat na halaga para patayin ito. Ang abyssal retuner ay napakatibay. Ang sabi-sabi na ang abyssal retuner ay hindi talaga patay. Nagtatago lamang ito sa kaguluhan sa pamamagitan ng peking kamatayan nito, naghihintay sa muling pagsikat ng araw. Ang impormasyon tungkol sa abyssal retuner ay lumabas sa bibig ng mga Demon Kings na ito.
Bagamat sila ay nakulong sa reincarnation world sa loob ng daan-daang libong taon, ang ilang impormasyon tungkol sa Demon Territory ay ipinasamula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, lalo na ang Abyssal Returner, na isang napakarepresentadong hayop ng pagkawasak. Bagamat karamihan sa mga impormasyon mula sa kanilang mga bibig ay inilarawan bilang sabi-sabi o alingaungaw, ito ay napakagandang impormasyon pa rin. Paminsan-minsan, may ilang Demon Kings na hindi gaanong alam tungkol sa Abyssal Returner, o ang impormasyong alam nilang nasabi na ng iba ng maaga. Magkakaroon ng iba pang Demon Kings na palihim na nagpapadala ng iba pang impormasyon sa kanila. Maaari rin silang makapasa sa pagsusulit kasama si Yang Kai. Pagkatapos ng dalawa o tatlong rounds, gaano man ang utak ng mga Demon Kings na ito, wala na silang maisip pang impormasyon. Gayunpaman, nang makitang walang anumang intensyon si Yang Kai na pigilan sila, hindi nila maiwasang makaramdam ng pait. Iniisip nila kung sadyang pinapahirapan sila ng lalaking ito. Bakit pa siya magtatanong tungkol sa Abyssal Returner? Matapos sabihin ng isa pang Demon King ang alam niyang impormasyon, ang sumunod ay nagpunas ng malamig na pawis sa kanyang noo at nag-isip ng matagal na may problemang ekspresyon, ngunit wala pa rin siyang maisip. Tumangala si Yang Kai at sinabing, "Iyon lang." Mapait na ngumiti ang Demon King at umiling. Nagmamadaling sinabi ng Succubus Demon. "Guro, sinabi na namin sa iyo ang lahat ng aming nalalaman. Wala na kaming iba pang itinatago." "Oo, alam ko." Tumanggaw si Yang Kai. "Naniniwala ako na ang sinabi mo ay totoo, ngunit may isang bagay na labis akong interesado. Ano ang tinutukoy ni Master?" "Maaaring lumunin ng Abyssal Returner ang Demonic Chi para lumakas." "Paano kung lumunin ka nito?" Kami. Napalunok ng laway ang Succubus Demon at nanginginig ang mga labi. "Dapat pwede. Sa tingin ko ay hindi." Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. "Kung maaaring lumunin ng Abyssal Returner ang mga Demon Kings na tulad mo, dapat itong lumaki ng napakabilis." "Hehe, malamang." Pilit na ngumiti ang Succubus Demon. Bagamat hindi niya akalain na lalamunan talaga sila ng Abyssal Returner, ang pag-uusap tungkol sa paksang ito ay nagpatindig sa kanyang balahibo. Parang anumang oras ay kakagaten ng dagwang bibig at lulunukin sa tiyan nito.